Good evening. Naputol po yung kanina. Itutuloy ko rin yung sinasabi ko. Okay. Mabilisan lang po ito. And this is about yung napanood ko kaninang video nitong ating presidential spokesperson. Sige, magdagdag muna kayo. Mayroon ako magkasalita. Kamusta na muna? Mag-hello na muna ako sa lahat ng mga nanonood. Anyway po, maganda po itong usapan natin ngayon. Mabilis lang po ito. No? It's going to be short and well, not very sweet, but short, definitely. Yan. Good evening. Basahin ko muna yung mga nag-ano habang pumapasok kayo. Ha. Good evening, Reme Innocencio. Good evening. Good evening sa'yo, Josephine. Good evening. Diba, dating Dilawan yan. Ewan ko yung putang ina ko nung kulay na yan, Josephine. Hindi ko talaga alam. Pasensya na po. Mukhang mapaparami ang mura ko ngayong gabing ito. Asa na si Sir Nelson? Wala siya ngayon po dito, Joyce. Hindi ko rin alam actually kung saan. Sana nandito siya ngayon kasi mas maganda sana usapan. Good evening, Joyce Bardinas, Jojo Choi, hi sir. Oh, yan, Jojo Choi, oh, shout out na ha. Che, good evening sa inyo lahat. Anyway, bakit po ako nag-live ngayon? Napanood ko po kanina isang interview dito kay Harry Roque, no? Ang nagtatanong malamang si Pia Ranada 'yon kasi Rappler ang logo ng video. Hindi ko masyadong nakpick up yung question, pero obviously, kung ano man yung question na yon, ang sagot ni Harry Roque ay salsal. Sinasalsal niya yung tanong para maganda ang image niya sa mga putang inang mainstream media na ito. Okay? Okay lang naman yun eh. Wala naman tayong problema doon, Harry. Okay lang naman yun. Alam kong tatakbo kang Senado, okay lang yun. Magpa-cute ka, wala tayong problema dyan. Trabaho mo yan eh. Karir mo yung politika, wala tayong problema dyan. Pero putang ina, to throw the Duterte supporters under the bus para bumango ang image mo kay P. Ranada, ay fuck you! Gago kang putang ina mo ka! Asan ka ba nung kampanya? Asan ka nung nagka-campaign na lahat ng mga messages lumalabas kay Duterte? Hindi naman ganang galing sa mainstream media. Asan ka nung putang ina mo ka? Ha? Ang tapang-tapang mong magsabi na tuturuan mo kami ang mga Duterte supporters, tuturuan mo about yung malayang pamamahayag. Tangina mo, asan ka? Ha? Asan ka? Ano ba, ano tingin mo yung ginagawa namin? Sino ba ang nagsosuppress ng information about the rallies of President Duterte during the campaign na hindi man lang lumalabas sa kahit anong dyaryo, sa kahit anong TV? Hindi ba yung mainstream media na ngayon nililigawan mo, putang ina mo ka? Nakulang na lang, halikan mo ang puwet ng putang inang Rappler yan. Nanginginig tuloy ako. Hmm? Sabay tuturuan mo kami sa malayang pamamahayag. Anong tingin mo ginagawa namin dito? Nagsasalsal? Ha? Anong tingin mo dito ginagawa namin? Before you open your mouth, no? Sana isipin mo kung bakit ka nandyan. Okay? You are not there. Okay? Sorry ha, wala akong tripod ngayon eh. Medyo burat na burat lang talaga ako dito kay Harry Roque. Guys, wala po akong pa-cute na share ngayon. Wala po akong pa-cute na anything ngayon. Ang request ko na sana, paki-share po ito. Wala po kaming million na followers. Hindi po kami sikat sa social media. So, baka i-ignore kasi ito eh. Gusto ko lang maintindihan niya. Gusto ko lang malaman niya na ang sinasabi namin ay putang ina mo. Okay? Gusto mo ng ano? Freedom of expression? Ayan. I am freely expressing my disgust for you. Putang ina ba rin, naniwala na ako sa iyo eh. Ang ganda na nung press con mo eh. Ang ganda na nung sinabi mo, men eh. Tapos biglang gaganyanin mo? Babaliktarin mo? Ha? And for what? To curry favor with Rappler? Ha? Alam mo ba rin, pangalawa na to, hindi ko na matandaan yung una eh. Meron ka rin sinabi, sinalsal rin ng Rappler eh. Ha? Na pinalalabas, pinag-aaway. You know, parang pinalalabas nila na gusto mo kaming turuan kung anong dapat gawin sa mainstream media. And You have the gall, ha? You have the balls to say na dapat tuturuan mo rin si Asik Moka? Naasan ka ba? Saan ka nagaling? Ha? Saan mo nakuha yung tapang mo na magsabi sa amin kung anong dapat namin gawin? Hindi mo ba naintindihan kung bakit kami galit sa mainstream media? Hindi mo ba naintindihan na yung mainstream media, particularly yung Rappler na yan, ha? Those are the ones that are calling us trolls, bots, bayaran. Sabi nila, hindi kami totoo. Tapos gusto mo, intindihin namin sila? Bakit? Kinausap mo ba si Pia Ranada? Kinausap mo ba si Maria Ressa para i-explain sa kanila na hindi totoo yung pinagkakalat nila sa putang inang buong mundo?
ha, na hindi trolls at bots ang supporters ni President Duterte, sinubukan mo na bang i-explain sa kanila yan? Kasi kung hindi mo pa ina-explain sa kanila yan, Hari, putang na, wag mo kaming subukan lecturean. Ngayon, gusto mo mag-lecture? Sige, kailan? Pupunta ako sa opisina mo. Magsabi ka lang, punta ako sa opisina mo, lecturean mo ako doon. Mag-live tayo, lecturean mo kami lahat, ha. Ituro mo sa amin yan, putang ina, pinagsasabi mo yan. Ilabas mo yan tapang mo. Tignan natin kung saan ka pupulutin. Matapang ka eh. Sige, punta ako sa opisina mo, lecturean mo ako. Kwentuhan mo ako tungkol sa freedom of expression, tungkol sa freedom of the press, at kung bakit dapat may utang na loob kami. Ha? Bakit dapat may utang na loob ang mga Duterte supporters sa mainstream media? Sabihin mo nga sa akin, anong sabi mo doon sa interview mo? Na kung hindi dahil sa mainstream media, hindi lalabas yung mga issues about the past administration which allowed President Duterte to win. Gago ka ba? Tinignan mo ba yung buong campaign? Ang campaign message ni Presidente Duterte, iisa lang. Sabi niya, drugs, 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 drugs. Naka-drugs ka ba, Hari? Tignan mo ngayon yung coverage ng mainstream media na sinasamba mo during the entire course of the Duterte of the Aquino administration and see how much prominence they gave to the drug problem. Puta, hindi ba kaya nga tayo lahat nagulat nung nag-surrender yung 1,000,000 drug addict? Ha? Hindi mo ba... Tapos sasabihin mo sa amin na kung hindi dahil sa mainstream media, kung hindi in-expose ng mainstream media ang mga kapalpakan ng Aquino administration, eh baka hindi nanalo si President Duterte. Gago ka bang putang ina mo ka? Ha? Spokesperson ka ni Presidente Duterte. Hindi ka attorney ng Rappler. And at hindi ka, you have no fucking right. No? You Johnny come lately asshole you. You have no fucking right to come in right now and try to lecture us who have been there from the very fucking beginning. Asan ka nang galing? Saan ka nag-umpisa? Hindi ba kaya ka lang naman yan? Kasi gusto mo tumakbo, senador? Pa-cute-cute ka pa, okay lang naman yun eh. Edi tumakbo ka na, senador, kung gusto mo. Wala naman tayong problema doon. Baka suportahan ka pa sana namin. If you did not throw us under the fucking bus. You threw us under the fucking bus, you asshole. Ha? Tuturuan mo kami? Ha? Ano pa yung pagkakasabi mo? Nakikiusap na naman ako sa mga DDS. Ano? Bakit? Hindi ba kami nakinig noong una? Eh bakit naman makikinig sa'yo? Putang ina mo ka. Gago. Putang ina mo. Gusto mo mag-lecture? Sinasabi ko sa'yo, pare. Gusto mo mag-lecture? Simple lang. Tawagin mo ako sa opisina mo kahit kailan. Ako pa magbabayad ng sarili kong plane fare. Pupunta ako doon, mag-live tayo, lecturean mo ako. Ha? Turuan mo ako about free press. Turuan mo ako about the importance of mainstream media. Hindi ba yan ang pinagyayabang mo noong unang press conference mo na dapat maintindihan ng mainstream media na you were there for them, that you defended them? O di po na have your love affair somewhere else. You know, if you want to get a room, pare, don't do it on our time. Don't do it on our expense, ha? And at the hi, sorry. Medyo pasensya na po, talagang medyo mainit ako. Ang ulo ko talaga ngayon. Tayo na. You know, it's as if dinidisregard lahat ng ginawa ng Duterte supporters na tayo pa ngayon ang kailangan umintindi. Ano ba akala nito si Roking to? Tayo ang naghahanap ng away? Na tayo ang gustong makipag batuhan ng hollow blocks? May pa hollow blocks ka ba pare? Meron ka pang babatuhin ko sila ng hollow blocks? Ulol! Asan yung hollow blocks mo? Ha? Asan yung hollow blocks mo? Puta, hollow ka. Ha? Hollow. You are a hollow blockhead. Magaling ka sigurong attorney pare. Honestly, napabilib mo ko noong unang press con mo. Ang ganda nung sinabi mo nung huli na, you know, na you will always have the president's back. Okay? But I'm telling you, buddy, you will never have the president's back the way we have the president's back. Ano? And we are not doing this because we are paid. We are not doing this because it's our job. You know, we are doing this. Lahat ng mga nagko-comment ngayon dito, pare, pasensya na. Lahat ng mga nagko-comment dyan, pasensya na po sa mura ko. Tapalisin nyo muna yung mga bata sa kwarto. No? Kasi hindi tayo rated PG ngayon. Rated X tayo ngayon. No? X as in exasperated with this fucking asshole who is
Now the spokesperson of the president, ha? Siya ngayon ang putanginang nagsasalita para sa presidente. Na ang unang ginagawa niya ay nililigawan ang mainstream media na wala namang ginawa to help us. Asan yan? Asan yan sila? Asan yan during the fucking campaign when all of us, no, from tara si well, at that time, he was still known as TP. Si RJ nga, puta, nagkaroon na lang ng pigsa sa puwit sa kakaupo. And this is true, no? Alam ko naman, kinikwento mo yung RJ, no? Nagkaroon na lang ng pigsa sa kakaupo because he was always working to help the president. Ha? Yung mga iba dyan, pag nakakausap natin mga OFW, kung mag-donate sila ng kanilang oras, kung mag-donate sila ng kanilang time, no amount of money can ever, ever, ever suffice to pay that off. And you are going to tell us that, you know, dapat intindihin namin yung mainstream media. Alam mo, kalahati ng problema namin ngayon ay dahil sa mainstream media, Harry. Kalahati ng problema natin ngayon ay dahil dyan sa Rappler na yan. Ha? Did you know that tana si what's her name? Yung batik-batik ang mukha? Si Maria Ressa. Maria Ressa just received an award from the United States, from this organization, the United States, yung National Democratic Institute. You know for what? For being at the forefront, at the, you know, forefront in the fight against the use of bots, trolls, ha? Huh? In spreading political propaganda. Sino yung tingin mo yung bots and trolls na yon? Kami daw yun! Kami daw! Trolls daw kami! Bots daw kami! Ha? But ninyong putangin na kayo. Tapos ngayon, kakampihan mo yon? Magpapakyut ka kay Pierre Anada? Pahaloblaks-haloblaks ka, pandiputa ka? Sabay ganyan lang pala gagawin mo? Leche ka? Putangin na. Eh, sana kung ganyan lang pala ang gagawin mo, sana kumuha na lang kami na... Sana, tana si Maria Ressa na lang sana kinuha ni Presidente na maging spokesperson. Eh, puta, yun lang rin naman ang gagawin mo, eh, di ba? Gagaguhin mo lang rin naman pala kami. Putangin na. Naglukuhan pa tayong putangin na mo ka? Gago ka? No, ngayon. So, standing ito, ha? Standing there to you, Harry. Matapang ka. Alam ko matapang ka, eh. Human rights lawyer ka, di ba? Alam ko matapang ka. Alam ko, you know, ang dami mong mga kasong binangga. Yung kay Laude, yung sa Mamasapano, etc. Ay, Mamasapano tuloy, Maguindanao. Alam ko matapang ka, eh. So, panindigan mo yung tapang mo. Imbitahan mo po ako. Kung ayaw mo ako kasi maliit lang ako, imbitahan mo maski sinong Duterte supporter. Imbitahan mo sa opisina mo, ha? Lecturean mo. Pero ito lang request ko, i-live mo para mamura ka namin lahat, putang ina mo ka. Ha? Para mamura ka namin lahat, para masabi namin sa iyo kung ano talaga iniisip namin, no? I-live mo, ha? Huwag yung magbabato ka ng interview diyan sa Rappler na yan na hindi namin kayang sumagot, hindi ka namin kayang birahin kasi kayong dalawa lang ni Pierre Anada nag-uusap. Okay? Kung gusto mo kaming kausapin, nandito lang kami. Sabi mo ano, nakikiusap ka? Ang sabi mo sa interview mo, nananawagan ka na naman sa mga DDS supporters. O gusto mo manawagan? Sige daw, be, mag-live ka. Ha? Sige daw, ayaw mo, mag-live ka, manawagan ka sa amin. Tignan natin ko sa kapupulutan, sa kangkung ng kapupulutan. Tayo na ka, pinasasakay ka lang ng Rappler, Francit ka naman ng Francit. Gago. Ang sayang eh. Nandiyan ka na eh. Matalino ka pa naman, attorney ka, ang dami mo sanang alam. Samantalang hindi mo nakikita na pinasasakay ka lang ng Rappler. Samantalang kung ano sasabihin mo, paiikutin nila doon sa headline nila. Alam mo kung ano headline ng Rappler? Ha? Doon sa interview mo. Alam mo ba kung ano headline nila? Roque to teach Mocha on the value of media. Wow! Ang galing! Tuturuan mo daw si Asik Mocha Uson ng value ng media. Ang galing mo naman. No? Ang galing mo naman, Harry. Ha? Kailan mo tuturuan? Pwede ba kami makinood? Ha? Gawin mo daw, be? Gawin mo daw? Ilabas mo nga yung tapang mong hayop ka? Ilabas mo nga yung tapang mong putang ina mo ka? Ha? Freedom of expression, ito, freedom of expression, fuck you, okay? Freedom of expression, putang ina mo, you are useless. Kung alam lang namin na ganyan, yan lang rin naman pala ang gagawin mo. Sana naglagay na lang kami dyan ng, sabi sa'yo, sana si Maria Ressa na lang kinuha natin. We could not have done worse if you had gotten Maria Ressa. We could not have done worse if you had gotten Pierre Anada to be the spokesperson of the president. Because right now, what we have is a puppet of Rappler masquerading as a Duterte supporter. Di ba? Yan ba ang gusto natin?
Yan ba ang gusto natin, putang inang Harry Roque na yan? Is this the best that fuck we can get? Tara, asan na si Ernie Abella? Ibalik niyo si Ernie Abella. You know, I love my president, but he's only human and he makes mistakes. Okay? And this is one big fucking mistake, you know? This is a... Harry Roque, pare, you should not be there. I will make it my life's mission to get you kicked out. You know, maliit, like I said, you know, we don't have a million followers. We are not prominent, but putang na pare, I'm telling you, I will make it my life's fucking mission to get you out of that office because you have no right to be the spokesperson of our president. And you have absolutely no fucking right to even imagine that you can lecture us. And I'm not talking about myself. I'm talking about the entire body, the millions of Duterte supporters who have given their life, who've given their resources, their talents, just to protect the president, sabay against mainstream media, pare, against mainstream media. And then, kami ang hihingan mo ng maintindihan sana namin, nananawagan ka sa amin. Sana manawagan ka muna dyan sa Rappler. Sana manawagan ka muna sa mainstream media na tantanan na yung panggugulo nila sa gobyerno para naman maayos yung buhay natin lahat. Di ba? Sana sila muna ang kinausap mo. You know? Hindi yung kami agad ang ililibing mong putangin na ka. Para kang ano eh, wala kang pinagkaiba sa ampatuan. Eh, puta, para ikaw na rin yung naghukay ng bako, tapos kami tinabunan mo doon. Ha? For what? Para magpakyut ka kay Piranada? Bakit may crush ka sa kanya? May asawa na yun. Huwag mong patusin yun. Okay? If you need to curry any favors, if you need to talk to people, kami ang dapat mong kinakausap. Hindi sila. Kami dapat ang kinakausap mo. You should be telling us what the president is doing. You know why? Because we will echo what you say. We will echo the good things that the president is doing. We would have supported you. But now, fuck you. Tangina mo, ikaw bala mag-isa. Araw-arawin kitang putang ina mo ka. Ha? Araw-arawin kita, maniwala ka sa akin. Ha? Hanggang hindi mo panindigan yan, sinasabi mo na lelekturan mo kami. Ha? Hanggang hindi mo panindigan yung sinasabi mong tuturuan mo kami tungkol sa mainstream media, aaraw-arawin kitang putang ina mo ka. Ha? Maniwala ka sa akin. Panindigan mo yan. Gusto mo kaming turuan? Sige, turuan mo kami ngayon. Turuan mo kami kung bakit namin dapat intindihin at bakit namin dapat i-appreciate ang mainstream media na wala nang ginawa kundi putang ina na lang araw-arawin siraan ang presidente na wala na kami rin ginawa na araw-arawin ko hindi depensahan. Okay? Anyway, ha. So, like I said, pasensya na po sa medyo na parami po ang mura, no? Pasensya na po, talagang it just was not right. I normally do not like to share, you know, I will not endorse that you go to Rappler, okay, or any of Rappler's resources. But this time, sabihin ko lang po sa inyo, watch the video. And if you feel after watching the video na nag-overreact ako, pakisabihan po ako because I will probably ignore you because I feel that tama yung reaction ko, but I want you to judge for yourself. Gusto ko sana kayo mismo ang magsabi, tama ba itong sinasabi ni Roque o hindi? Kasi kung tama yung sinasabi niya, baka naman mali ako, di ba? Pero kung, if you are offended by what he said, no? Kung kayo ay kasing nasaktan sa katulad ko doon sa sinabi niya, then I am urging you, pagtumakbo itong mamang ito sa 2019, okay, for senator, huwag nyo pong iboboto. Ha? Kasi kung ano yung kaplastikan na ipinapakita niya sa atin ngayon, na kunyari kakampi natin siya, kunyari kakampi siya ni Duterte, kunyari kasama natin siya sa
pagbabago na hinahanap natin, yan rin po ang kaplastikan na aasahan natin kung sakaling makaupo yung mamangyan. So, panoorin nyo po yung video. For the very first time, I am endorsing the Rappler video. Go to Rappler. Okay? Hanapin nyo yung interview ni Roque, panoorin po ninyo, and you be the judge of what you think about it. Ako personally, I was fucking insulted by what this guy did, no? So, yun. So, anyway, pasensya na. Sabi ko, pasensya na po. Sana parami ang mura. Hindi ko po talaga... I've been trying to avoid, no, yung magalit kasi... thank you sa mga nag-share. Nakita, hindi ko na nabati kayo na, but nakita ko na nanonood. Si Sas, thank you. Mocha, I think, was also watching. Thank you very much. Actually, doon pa ako isang naasar talaga eh. You know, yung... I just want to touch on that, no? Na parang, ano sabi ni Roque, and I was hoping that Asek Mocha would be here. Bakit? Anong gagawin mo kung nandun siya? Ha? Alam mo, problema rin dito kay Pia Ranada. Napansin nyo nung unang press ko nitong si Roque, magkatabi si Pia Ranada at si Mocha eh. Okay? Ito naman si Pia, you know, kung meron ka palang tanong, ba't hindi mo tanongin, katabi mo na eh. Di ba? Ba't mo kailangan idaan pa kung kani-kanino? You know, yan ang mga kaplastikan ninyo na hindi ko talaga maintindihan eh. Hindi ko talaga maintindihan yan. You know, ang yayabang ninyo, you want to talk about freedom of the press, freedom of expression, the right of everyone to say their piece. Kung ganon, eh bakit may virtual monopoly yung Malacanang press corps sa mga presidential activities, no? When it is our right as a citizen to talk to our president whenever we want to, or to our government officials whenever we want to, why is the Malacanang press corps, which is under you, spokesperson Roque, no? Why is the Malacanang press corps allowed to monopolize these interviews, no? Tayo na, niloloko mo lang kami, pare, niloloko mo lang talaga kami, you know? Again, maraming salamat sa mga nanood. Hindi ko na po pahabain ito kasi una, nararamdaman ko na yung blood pressure ko. Baka tumumba ako rito lahat, walang mag-CPR sa akin. No? So, maraming salamat sa mga nanood. Again, nakikiusap po ako. Wala po akong pa-cute-cute na share ngayon. But paki-share ito. Gusto ko, yun ang dream ko, makaabot sa kanya itong message na to, which is actually just a very long stream of curses. No? Para lang maintindihan niya kung gaano ka-insulting yung sinabi niya na nananawagan siya sa atin na sana maintindihan daw natin ang kahalagahan ng malayang mamahayag. Malayang pagpapahayag or something like that. No? Basically, he is appealing to us daw. He is appealing to us to understand the importance of free press, free speech. Okay? So, the nerve of this guy, after everything that we've been through, after everything that we went through during the campaign and after in defense of President Duterte, the nerve of this guy to tell us na dapat maintindihan natin kung bakit importante ang freedom of expression. Anong tingin mo pinaglalaban namin dito, hayop ka? Di ba? Anong tingin mo ang kinagagalit namin sa Rappler? Kasi every time we would express ourselves, every time may sasabihin kami, ang sasabihin ng Rappler ay hindi totoo yan. Bots yan, trolls yan, bayaran yan. Yan ang sinasabi ng Rappler. So who is suppressing what? Who is suppressing the freedom of expression? Kami ba? O ang Rappler? Sabay sila ang sasabihan mo na tuturuan mo kami para maintindihan namin? Yung pagkakasabi pa eh, no? In a way na maintindihan ng lahat. Bakit? Ano yung ibig sabihin? You have to talk down to us? Is that what you're saying? Na you have to dumb down the message para maintindihan namin. Anong tingin mo sa amin lahat? Bobo? Ha? Anong tingin mo sa mga sumusuporta kay Duterte? Bobo? Have you seen the writings of Sas Sasot?
Tayna, have you seen the writings of Lorraine Badoy? Nakasama mo dyan sa PCOO? Putangina namin. Ha? And you would presume to teach us the value of freedom of expression? Do you know how many family members we have had to sever our ties to? Huh? Because they do not understand why we support this president. And you want to tell us about the value of freedom of expression? Huh? Saan ka ba nang galing, hinayupa ka? Saan ka ba nung campaign? Ano ba ang ginawa mo para makatulong? Asan ka ba? Huh? Asan ka ba? Ha, wala ka sa kalingkingan ng mga taong tumulong nung campaign. Samantala ngayon, darating ka, bigla kang magmamagaling, magmamarunong. Ulul. Ulul. Ha? So please, please guys, yun lang hinihingi ko. Panoorin yung video. For the very first time, ini-endorse ko po na manood kayo ng content ng Rappler. Panoorin yung video, yung interview ni ng Rappler kay Harry Roque. Tignan nyo po, if you feel na ganun ka-insulting, the way I feel that it was insulting, please, request ko lang, huwag nyo pong iboboto itong ulol na to pagdating ng 2019. Pag tumakbo po ito, huwag nyo pong iboboto. Kahit na magsuot ng maskara ni Duterte yan, hindi Duterte yan. Kahit magsuot ng 10 t-shirt yan na puro DDS, kahit na magpatubo ng 4 na kamao yan para lagi siya nakaganon, hindi po yan Duterte. Maniwala kayo sa akin, hindi Duterte yan. Sabi na nga ba, tama yung unang hula ko sa iyo eh, naloko mula ako nung press conference mo eh. Wag na wag niyo iboboto yan. Maniwala po kayo, hindi Duterte supporter si Harry Roque. Hindi yan siya Duterte supporter. Hindi po yan ka-DDS, hindi po yan ka-Dutertista, hindi po yan hindi po natin yan kasama. Maniwala kayo. Please. Please, 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 maniwala kayo. Hindi po natin yan kasama. Itong ginagawa niya ngayon, presidential spokesperson, trabaho lang yan. Trabaho lang yan. Para-paraan lang yan para makaporma. Para-paraan lang yan para makadikit kay Duterte. Para-paraan lang po yan. Okay? So, wag po. Magaling na politiko si Harry Roque kasi nakuha niya yung posisyon na yan. Magaling na politiko si Harry Roque kasi ngayon visible siya sa lahat ng mga tao. Okay? Pero hindi po natin siya kasama. Hindi po ka-DDS 'yan. Kung hindi ko lang matandaan ngayon no kasi hindi ko pwedeng mapanood yung video kasi nandiyan yung video sa phone ko no. Pero panoorin niyo, kung tama ang naaalala ko ngayon, parang ang sinabi niya, hindi niya nga sinabi na ano eh, I would like to remind yung mga ka-DDS. Hindi niya nga yata sinabing ka-DDS eh. Parang sinabi niya lang na I would like to remind the DDS. No? So hindi niya nga yata. Again, I may be wrong ha, pero pakinggan niyo. Kung tama po ako, kung mali ako, sorry, but yun ang naaalala ko, no. Hindi niya nga yata isinasama yung sarili niya sa mga ka-DDS na katulad natin, ha? Sabay tuturuan niya si ako. Maniwala kayo, kung tumakbo si Asik Moca for senator, tangina, yan ang iboto ninyo. Yan ang kailangan natin sa Senado. Ganyan ang mga kailangan natin sa Senado. Yung makikipagpatayan para kay Digong. Makikipagpatayan, okay, Digong ha, hindi Digong, Digong. Makikipagpatayan para kay Presidente doon sa Senado. Yung makikipagmurahan para kay Presidente doon sa Senado. Yan ang kailangan natin. Officially, I am in, for whatever it's worth, guys. For whatever it's worth, officially, I am saying, if Asik Moca runs for senator, puta, that is the kind of DDS supporter that we need in the Senate. Not assholes, not fake DDS supporters like this Harry Roque guy who comes in late and tries to take over. Tinanggal natin si Abelia for that. Tinanggal natin si Ernie Abelia for this useless piece of political meat. Ha? Tinanggal natin si Abelia for this asshole. Ha? Natakot na takot sa Rappler, natakot na takot sa mainstream media, natakot na takot na bakit birahin siya siguro ng Inquirer at ma-headline siya doon. Ha? Asan yung hollow blocks mo? Gusto mo, sabi mo, mababato ka ng hollow blocks pag binato ka ng tinapay? Pag binato ka ng bato, di ba? Sabi mo, pag binato ka ng bato, babatoy mo ng hollow blocks. O ngayon, binabato kita ng bato, binabato kita ng tae, binabato kita ng putek, binabato kita ng lahat ng mahawakan ko. Sige nga, asan yung hollow blocks na ibabato mo sa akin, putang ina mo ka? Sige, ilabas mo yung tapang mo ha, panindigan mo yung tapang mo. Maniwala ka sa akin, Harry.
in one occasion or another, magkikita tayo. Pag nakita tayo, lahat ng sinasabi ko ngayon, sasabihin ko rin ulit sa'yo. Harapan, kung gusto mo. Okay? Matapang ka eh, di ba? Matapang ka eh. Sige, panindigan mo yung tapang mo, ha? Leksuran mo kami, ha? Aantayin ko yan. Aantayin namin lahat yan. Guys, antayin natin yun. Leleksuran daw tayo ni Harry the Hollow Blocks Roque. Ha? Leleksuran niya daw tayo kung bakit natin dapat intindihin at i-appreciate ang ginagawa ng mainstream media para matulungan si Presidente Duterte. So, leleksuran niya po tayo. Antayin po natin, no? Puntahan niyo yung kanyang page ngayon, no? Mag-comment po kayo doon, tanongin niyo sa kanya, hoy, asa na? Asa na yung lecture mo? Nag-aantay kami. Mag-live ka na. Ha? Tapos, kung meron man sa inyo makakita at nagla-live na si Harry Roque, ito lang po ang request ko, pakishare po sa amin para pati kami makakomment, no? Harry, sabi mo, tuturuan mo kami. Sabi mo, nananawagan ka sa amin. Huwag mong idaan kay Pia Ranada. Hindi kami nakikinig dyan. Pwede mo kaming diretsuhin. Nandito lang naman kami. Diba? Andito lang kami. Kung gusto mo kaming kausapin, lagi lang kaming nandito. Diba? Huwag mong idaan sa Rappler. Huwag mong idadaan kay Pia. Kausapin mo kami. Gusto mo manawagan sa amin? O di manawagan ka. Wala naman ako nakitang panawagan mong hayop ka eh. Sabay, ang hilit mo, nananawagan na naman ako sa mga DDS na, ulul, kailan ka nanawagan? Ha? Kailan mo kami kinausap? Wala naman na. Ha? Yung pa-interview mo kay RJ? O, tapos, anong ginawa mo? Ha? Nilaglag mo pa? Ha? Alam mo naman siguro na may away si away. May alitan si RJ at si Pia Ranada, 'di ba? Dahil doon sa sinabi ni RJ na yung pabiro, okay? Pabirong sabi ni RJ at figurative yun, na ano yung mga hollow blocks na sinasabi mo, pakibato naman. Okay? Alam mo naman may problema sila, 'di ba? Alam mo naman na ang gustong patamaan ng Rappler is si RJ, 'di ba? Alam mo naman 'yun, 'di ba? Sabay kakampihan mo si Pia over RJ Nieto? Are you a fucking idiot? Ha? Kakampihan mo ang Rappler over thinking Pinoy? Ha? Ganun kaka-stupid? Hindi mo ba kilala ko sino si RJ Nieto? Ha? During the campaign, no? Guys, during the campaign there were issues, ha? That even I, okay? Was afraid to touch kasi medyo masyadong sensitive. Pero alam mo kung sinong pumapatos ng mga issues na yon? Si RJ, thinking Pinoy pa noon. Yung mga banat yung kay Ellen Tordesillas, yung link ni Ellen Tordesillas with Magdalo, no? Nagdadalawang isip kami bago namin patusin yon, pero si RJ nilaban niya yon. Ganyang katapang yung batang yan. Samantalang kakampihan mo si Pia Ranada over RJ, gago ka ba? Ha? Gago ka ba? Ha? If you did not know that, then you are not a street smart as you say. Alam mo naman na may away ang dalawang 'yan, 'di ba? Alam mo naman ang pinatatamaan ni Pia Ranada is si RJ Nieto, 'di ba? Oh. Tapos sasakyan mo si Pia? Ha? Paprancit ka magpaprancit ka diyan kay Pia? Oh, tabari, mahina ka, man. Mahina attorney kung ganun. Nauto ka lang, di ba? Wala, hindi ka bagay, Senado, sabi si Butak, ang kuha nga kapupulutan. Mas lalamang pa sa'yo si Mocha. Ha? Mas iboboto ko pa sa'yo si Mocha. At kami lahat, mas iboboto pa namin si Mocha kaysa sa'yo. Tapos, tuturuan mo? Hmm? Tuturuan mo si Mocha? Ulul. Ulul ka. Ulul ka. Laki mong ulul. Ha? So again, bago po ako magpaalam kasi, totoo lang, pinagpapawisan na ako at saka masisira yung forma ko sa'yo. Hayop ka eh. Ha? Naka-polo pa man din ako ngayon. Ha? Anyway, bago po ako magpaalam, yun lang sasabihin ko sa inyo. Ha? Kahit anong baliktad, ha? Kahit anong tumbling ang gawin nito si Harry Roque na to, okay, kahit umikot-ikot yan, hinisis ko yan. Ayan, lumabas na naman ulit. Kahit umikot-ikot yan, kahit anong tumbling yan, kahit magmaskara pa yan, ng Duterte, maniwala kayo sa akin, hindi yan siya kasama natin. Hindi natin kasama si Harry Roque. Hindi Duterte si Harry Roque. Trabaho lang ito para sa kanya. He is just doing this spokesperson job because he wants to be a senator. And he sees it as a good opportunity
to step up. Yun lang po yun. Yun lang yun. Ha? Yun lang yun. Trabaho lang ito sa kanya. He does not have the passion. He does not have the determination. He does not have the die-hard spirit that you guys have. Okay, lalo-lalo na po yung mga OFW na halos magpakamatay para kay Presidente Duterte. He does not have that. He does not have that. Trabaho lang ito para sa kanya. And because of that, he is not worthy of your vote. He is not worthy of your confidence. He is not worthy of your vote. Kung gusto niyo po malaman kung anong ginagawa ni Presidente Duterte, you don't have to listen to Harry Roque. Just go to PTV4, go to RTVM, go to makinig kayo sa Radyo Pilipinas. Nandun po ang ginagawa ni Presidente Duterte. Punta kayo sa PNA. Diyan yung makikita ginagawa ni Presidente Duterte. But ignore this. Ignore this guy. He's nothing. Wala yan. We used to share messages from the presidential spokesperson's office. Not anymore. We are not going to share anything from that fucking office. Putang na, ilibing nyo na yun, di putang opisina nyo na yan. We are not going to share anything from that. Okay? So, again, magpapasalamat po ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa mga nanood, sa mga nag-share. Pakishare po ito. And kita-kita po tayo ulit. So, again, thank you very much sa mga for the real spokespersons of President Duterte, lahat ng mga nag-comment, lahat ng nag-like, kayo po yon. Thank you very much for always being there for our President. Maraming salamat po and good night, good evening.